Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ang pagdupad sa kalooban ng Ama ang pangunahing layunin ni Jesus. Ipinakita o ipinapakita sa Ebanghelyo ngayon ang determinasyon niyang magtungo sa Jerusalem kung saan magaganap ang pagpapalaya sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakin, kamatayan at muling pagkabuhay. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Elias, pahiran mo ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Muhula bilang propetang hahalili sa iyo. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 paris ng toro ang ginamit niya at kaagapay siya ng huling paris. Pagdaan ni Elias sa tapat na Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay, iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang paris na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya rito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang upuon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaalipin uli. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman. Kundi, maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig.
sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya, hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang malapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Umayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaganda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, "Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sama sa inyo." Sabi niya, "Sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matuluyan o mapaghingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, umayo ka,
at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Ngayon po, aniwang panahon, no, yung calendar natin na sa liturhiya, no, ng simbahan ay ordinary time po, season, no, mayroong Advent, Lent, Christmas, Easter. So ngayon po ay mga nasa ordinaryong o karaniwang panahon po tayo. At sa linggong itong matingkad na ipinahahayag sa atin ng ating mga pagbasa na tayo pong lahat ay tinatawag ng Diyos. Tinatawag, subalit binibigay pa rin ng kalayaan na tayo po ay tumugon, tayo po ay sumagot. Kung oo o hindi. Pero kailangan, kung sasagot tayo sa Panginoon, kung susunod tayo sa Panginoon, buo-buo ang ating desisyon, malaya nating ginawa ang desisyon at walang anuman sa atin ang pumwersa o pumilit. Ganun po ang pagiging Katoliko. Ganon ang pagiging Kristiyano. Lalo tigin, ganon ang pagiging deboto ng Poong Jesus Nazareno. Bagamat tinatawag niya tayo, pero binibigay pa rin sa atin yung kalayaan na magdesisyon. Sa Ebanghelyo, may dalawang uri, no? Yung isa ay ninais niya na sumunod kay Kristo. Yung iba naman, tinawag ni Kristo na sumunod sa kanya. Pero inilatag pa rin ni Jesus at sinabi pa rin sa kanila kung ano ang kanilang pwedeng maranasan, kung ano ang pwede nilang gawin. Kaya maganda po, no? Masuri din natin na lalo na itong mga kukumpilan ngayong araw na ito. Buo ba talaga sa inyong loob na kayo ay magpapakumpil dahil naniniwala kayo sa biyaya ng Espiritu na tatanggapin? Sana hindi lang dahil ikakasal kayo. Sana hindi lang dahil requirement ito. Sana hindi lang. Kaya binibigyan kayo ng panahon, binigyan kayo ng katisismo, tuturuan pa kayo, ipapaliwanag pa sa inyo para lubusan ninyo maintindihan kung ano ang sakramento ng kumpil at susunod na yung ibang mga sakramento. Buo dapat ang desisyon na sumunod kay Kristo. Ang buhay po natin na pagsunod kay Kristo ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng komportableng pamumuhay. Hindi po pwede na ang dahilan natin kaya tayo nagdedebosyon at kaya tayo nananatili na nagsisimba linggo-linggo ay para yumaman, para guminhawa ang buhay. Hindi dapat 'yon ang ating motivation. Bagamat naniniwala naman tayo na walang pababayaan ng Diyos sa taong nananalig sa Kanya. Giginhawa at giginhawa ang buhay mo nang hindi mo namamalayan, nang hindi nakatuon doon. Kasi sabi po, di ba, babalikan natin, no? Sabi sa Ebanghelyo, may isang tao lumapit,
Panginoon, susunod po ako sa iyo. Ano ba ang nasa isipan nitong taong ito? Dahil si Kristo sikat, si Kristo makapangyarihan, si Kristo magaling magsalita at papasok na siya sa Jerusalem. Ano ang nasa Jerusalem? Palasyo. Baka ito yung nasa isipan niya. Kaya sinabi ni Kristo, sigurado ka ba talaga? Eh ang anak ng tao, wala man lang matuluyan, wala man lang matirhan, nireject pa nga, di ba? Nireject pa ng isang bayan, ng Samaritano, hindi siya tinanggap. Walang permanenteng tuluyan, walang permanenteng matitirhan. Nandun lang lagi kay Kristo yung, di ba, yung dasal niya na bigyan mo kami ng pagkain araw-araw, na araw-araw umaasa sa biyaya ng Diyos. Sigurado ka ba talaga? Hindi na natin alam yung sumunod, no? Kasi ang sabi na, yung isa naman, sinabi ni Kristo, sumunod ka sa akin. Gusto naman niyang sumunod, pero ang sabi, teka lang, ililibing ko muna yung aking ama, yung patay. Anong sabi ni Kristo? Hayaan mo na yung patay. Patay na yan eh. Ikaw, buhay ka pa. Mission mo pa, ipahayag ang mabuting balita. Sabi naman ng isa, kung sumunod ka sa akin, ang dahilan naman niya, teka lang, magpapaalam muna ako. Urgent na ito, urgent call. So, halimbawa, ikaw, tinawag ka ngayon, magdebosyon, maging deboto, maging kristyano. Ano ang dahilan mo? Bakit hindi mo pa gustong gawin ang magpahayag ng mabuting balita? Ano ang dahilan mo? Noong ako po ay tinawag ng Diyos sa bukasyong ito ng pagpapari, it took me 10 years bago po ako sumagot. Kasi nga, meron akong sariling plano. Gusto kong sumunod sa Diyos. Naglilingkod naman ako sa simbahan. Volunteer naman ako. Pero sabi nga, may panahon, tamang oras ng pagtawag ng Diyos. Pero yung pagtugon ng tao, minsan, dinidelay natin. Kaya, pagkatapos pa ng college, nagtrabaho pa ako ng 10 years, dahil nga ang pangarap ko, sabi ko ay mag-aasawa ako at the age of 25. Pero at the age of 25, wala pang permanenteng trabaho, hindi pa regular, contractual pa. At sumusuporta pa sa pamilya. Paano yung pamilya? Paano ang pambayad ng kuryente, tubig, pampaeskwela? Lahat yan ay iniisip ko pa na paano to? Kapag pumasok ako ng seminaryo, paano ito? Kaya medyo natagalan. Umabot ng 10 years ng pagtatrabaho, na habang nagtatrabaho, parang wala naman nangyayari sa karir ko. Parang wala naman nagbabago sa pamilya. Ganun pa rin ang pangangailangan. Nung pumasok sa seminaryo, habang inuhubog sa formation, nawala ba yung problema na inaalala ko? Hindi din. Pero sinikap, no, nalabanan yung takot, sinikap nalabanan yung kung anong buhay ang naghihintay sa akin, iniasa na sa Diyos, bahala ka na Lord, bahala ka na sa akin sa loob, bahala ka na sa mga taong nasa labas. And true enough, hindi po pinabayaan ng Diyos. At ngayon, yung inaalala ko, ito pala yung magiging blessing, ito pala yung sagot ng Poong Nazareno sa mga alalahanin.
Kaya kailangan lang talaga natin magdesisyon. Kailangan maging buo. Kailangan hindi tayo matakot. Normal na may takot, pero kailangan harapin natin yung takot at magtiwala sa Diyos. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Kaya ikaw, no, nawa tayo, patuloy tayong tumugon sa tawag ng Diyos na maisabuhay at magpahayag ng mabuting balita. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, humakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. O Diyos, aming Ama, pinatatag mo ang iyong anak upang siya'y matapat na makasunod sa iyong kalooban, maging hanggang kamatayan, kamatayan sa krus. Sa iyong Espiritu, panatilihin mo rin kaming tapat sa iyong pag-ibig. Kami dumadalangin, Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Ilayo mo ang iyong simbahan mula sa sumpa ng klerikalismo at lason ng ideolohiya upang kami manatiling tapat sa Ebanghelyo lamang. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Tulungan mo ang mga lingkod bayan sa kanilang pag-aaninaw tungo sa paglikha ng mga patakarang magpapabuti sa mas nakararami at hindi sa iilan lamang. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Hipuin mo ang aming mga puso, kaming natitipon ngayon, upang kami mas maging mapagmahal sa isa't isa, lalong-lalo na sa mga kapatid naming dukha't naghihirap. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Yakapin mo ang mga yumao naming kapatid sa iyong wagas na pag-ibig. Pangalagaan mo ang mga naiwan nilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga panalangin na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kabatid, upang paghahain natin ay kalugdan ang Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagalob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapad na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig na isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Ngayon po ay Linggo ni Apostol San Pedro, Opus Sancti Petri. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa paghuhubog at pagsuporta sa pagsasanay ng mga seminarista, mga pari at mga relihiyoso sa buong mundo. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Baka po may mga binata pa dito, mga nagsisimba, 25 to 40 years old, na hindi pa malinaw kung anong bukasyon, kung mag-aasawa ba o kung saan man, may bukasyon pa po ng pagpapari. So yung mga binata, young professionals o college graduate, nagtatrabaho na, baka gusto nyo pong subukan tumugon sa panawagan ng Poong Nazareno na sumunod sa kanya sa bukasyon ng pagpapari o pagpapahayag ng mabuting balita. Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong matakot, hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng maiutang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.